dati kaming kaingiros. Dinadala ako palagi ng tatay ko at saka nanay ko doon sa mga farm areas namin. Yung pagiging kaingiro para sa amin. Nakita namin yung napakahirap na buhay. Pero wala kaming ibang buhay. That's our way of life. Yung parabang survival. Subsistence farming is our way of life din. Wala kaming nakikita na ibang paraan para mabuhay, kundi nagka-cut down ng forest. Iyon yung talaga yung buhay namin. Nakasalalay lang talaga sa pagiging kaingiros. Pagdating ng Philippine National Oil Company, Energy Development Corporation, parang namulat kami na hindi lang pala ito ang mundo namin sa gubat. Mayroon palang oportunidad other than bilang isang kaingiro. Binhi is actually a program of EDC doing a winning legacy. It's a reforestation that aims to plant, grow, and protect 10,000 hectares of forest in a degraded forest within the geothermal reservation areas and frontier areas of the company. It's not a beautification. It's actually a part of the core business of the company. Energy Development Corporation is a premier renewable energy company, and we actually harness clean, natural energy while replenishing and maintaining natural resources. Last October 10, 2015, we launched the 10 million trees in 10 years. Last December 12, we had 1 million planted. And then now we'll be celebrating our second year for the second million. Ang daming magandang pangyayari dahil yung tao, before, hindi tayo sanay sa yung tinatawag natin na collective farming. Pero sa halip na magiging negative ang mga tao dito, nakita nila yung mga oportunidad. Dahil ang dami ng project dito dumating in the name of social forestry. But the right formula na nagiging epektibo dito is yung PNOC-EDC. Alam nyo bakit? Pinapartner nila yung tao. Na kumbaga, nung notion na yung tao yung problema sa forest destruction, hindi yun. Yung tao dapat gawin mong partner. At kung susumahin natin yung nangyayari, ako, happy na ako, nakikita ko yung mga bata, may bag, may tsinelas, may baon, may naiipon pang medisina. Ako hindi. Nag-aaral ako 6 kilometers everyday, lalakarin, nag-i-snack ka lang ng biyabas. Ngayon, yung mga bata, mayroon na. Okay, isa ako ka bang iklar? Ma'am, ka bang iklar? Ikaw, Bartford. Sige. Noon po, yung wala pa yung kuryente, napakahirap po dito. Kung maubusan kami ng kerosene, kukuha kami ng mga panggatong, yung firewood. Yun ang gagawin naming bonfire sa labas ng bahay namin. Tapos doon na kami nag-aaral. Nang dumating yung, ano, yung geothermal, yung EDC, so doon na marami na pong naibigay sila. Gaya ng ano, kuryente, tapos makapag-access na kami ng internet. Pinag-hands-on namin yung mga bata. Gusto kong masustain at madagdagan pa kasi gusto namin magiging self-reliance, self-sufficiency. Yun yung kasi wala kaming other resources dito. Ito lang talaga.